Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Official lang ang umalis sa Los Angeles Lakers si Spencer Dinwiddie matapos maging late addition nito last year. At ngayon ay bumalik na nga siya sa Dallas Mavericks. Bago nga siya lumipat sa Lakers ay namili lamang si Dinwiddie sa Lakers o kaya naman sa Dallas Mavericks. Pinili niya nga ang Lakers, subalit in less than 6 months ay lumipat na din siya sa Dallas Mavericks ngayon. Kung maaalala nyo nga ay naging parte ng unexpected West Finals run ng Mavs si Dinwiddie noon. Siya nga ang tumatayo bilang third option ng team next to Luka Doncic and Jalen Brunson. Bukod nga sa binigyan ni Luka ng Luka Special ang Phoenix Suns noong Game 7 sa second round, si Dinwiddie nga ay nagtala din ng solid 30 points sa game na yon at buong playoffs ay malaki ang naiambag niya sa Dallas Mavericks. Subalit sa Lakers ay tila ba nagmukhang mahina nga si Dinwiddie. At speaking of Lakers, isang player na naman ito mga kaibigan na umalis sa kanilang team. Bukod nga sa wala pa silang nakukuha na kahit isang free agent ngayong offseason, umalis na din nga ang tulad ni Torian Prince at Spencer Dinwiddie sa kanilang team. Again, another bad look nga para kay Rob Pelinka at sa Los Angeles Lakers front office at sa kanilang franchise in general. Tila ba totoo nga talaga mga usap-usapan sa loob ng liga na hindi na maganda ang image ng Lakers sa mga coaches at players dahil hindi nga tumatagal ang mga players at coaches ng team na ito in the last few years. Halos bawat taon nga ay dalawa o tatlo lamang ang nananatili sa kanilang team at mapapalibutan na ito ng mga bagong players na karamihan ay may mga minimum na kontrata. Sa palagay nyo ba ay magiging malaking tulong si Spencer Dinwiddie sa Dallas Mavericks tulad noon? Habang isang malungkot na balita naman para sa mga fans si Kevin Durant at ng Team USA, ang all-time scoring leader ng national team ng US ay out nga sa lahat ng 5 practice games sila. Hindi nga siya nakasali sa mga friendly games kahit isang beses man lang. At ayon sa report ni Brian Windhorst ng ESPN ngayon, most likely ay pagpapahinga niya pa din ang first game sa Olympics laban sa World Cup silver medalist Serbia. Na unlike noong first game nila na walang 3 starter, ngayon nga ay makakaharap nito na kompleto ng lineup. Subalit ayon naman sa report ni Rich Clayman ay handa na umano si KD sa Olympics. So 2 conflicting reports nga mga kaibigan, ganun pa man may calf injury nga si KD. Isang injury na hindi pwedeng imadali. Nakita natin kung ano ang nangyari noong pinilit niya ito noong 2019 NBA Finals. Ito nga ay nagresulta sa isang Achilles injury and hopefully ay hindi ito ang mangyari kay KD ulit. Si Giannis nga ay nakita natin na dinisiplina ang kanyang sarili na hindi pinilit na maglaro sa playoffs dahil sa same injury kahit nagigil na siyang bumawi. Sa ngayon ay expected na out pa din si KD at maglalaro lang nga siya kung talagang kinakailangan na siya ng team. Siya nga ang all-time scoring leader ng Team USA at may 3 gold medal. Malamang dahil lang nga sa kanyang mga nagawa para sa team na ito kaya hindi siya pinapalitan kahit na obvious na hindi pa siya fully healthy. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?